Yes, good morning. Good morning. Yan, so magandang umaga po ulit sa inyong lahat at sa mga viewers natin ngayong umaga. So welcome po sa mga followers po namin sa Facebook page, sa aming subscribers sa YouTube. So isa na naman pong makubuluhang talakayan ng aming pag-uusapan ngayon dito sa UAP o sa usapang agrikultura, paghahayupan at pangisdaan. Dahil ang topic po natin ngayon ay... Ayan, diskarte sa mabilis na pagpapalaki ng patabaing baka. Ayun, kaya ito yung ating topic kasi bibigyan natin daan yung isang question ng isang nagtatanong na... Ito po ang tanong ni Sir Paulino Isedro. Baka naman po mabigyan ninyo ako ng tip kung paano mabilis lumaki ang alaga kong turret na baka. Ayun, yung ibig sa turret... Yung mga calves, yung maliliit, yung bago. Torete. Hindi, yung torete ha. Di ba? Ganta yun. Maliliit na baka. Maliliit na baka. Kumbaga yung mga bagong anak o mga yung bagong walay na mga... baka. Yan. Kasi sasabihin ko, biik eh. Ayun. So ano nga ba yung tamang diskarte para mapataba ng mabilis yung ating mga baka? Kasi... Mm-hmm. 'Di ba nung mga traditional sa pag-aalaga kasi yung mga sinusuga lang natin yung ating mga baka, pero sa new generation o ngayong henerasyon, syempre sa panahon ngayon, iba na panahon eh. Iba yung tagtuyot, iba yung tag-ulan. Yes. So yung minsan yung nagiging tag-ulan, nagiging tag-init. Mm-mm. Yung mga tag-init nagiging tag-ulan. Oo, so nagkakapalit na. Nagkakapalit na eh, hindi na natin malaman talaga ang panahon. Mm-hmm. So yung ibig ko lang sabihin po dito, nawawala na yung mga or kakaunti na yung mga damo na nakikita natin sa paligid na dati, pag may makita kang mga damo, pag may alaga kang baka, ay isusuga na natin. Oo. Kahit hindi mo alam kung sinong may-ari, di ba? Oo. Basta dadalhin mo din yung baka mo. Pero sa ngayon po, meron na po tayong ibang pamamaraan na naggagawa tayo ng mga kulungan, tapos doon na natin sila pinalalaki. Kumbaga, nilalagyan nila ito ng kainan, ng tubigan, cut and carry na tinatawag na kukuha ka ng damo, tapos dadalhin mo doon sa mismong kulungan ng mga baka. Yan yung mga ibang pamamaraan o isa sa mga pwede natin gawin sa pag-alaga ng baka, yung ikukulong natin. Yes. Yung iba naman, ang ginagawa nila, kinukumbay nila yung tradisyon at saka yung ngayon. So, ang ginagawa nila sa umaga, kapag ka medyo hindi pa ganun ka tindi yung sikat ng araw, sinusuga muna nila na yung baka. Kapag ka medyo may tirik na yung araw, sa kanila doon, ilalagay doon sa kulungan. Then, kasabay na doon ng kanilang pagsusuga sa umaga, doon na rin sila nangangampay or kumukuha ng ibang mga damo para pagdating ng hapon, dadalhin nila doon sa kulungan. Yun ang ibibigay nila. Isa sa mga pwede natin discarte yan para mas madaling lumaki yung ating mga patabaing baka. Yes. And so, yung iba naman na medyo may malawak na area, pwede naman na, syempre, para hindi makalayo yung ating alaga, inalagyan ng bakod. Ife-fence lang natin. Although, nakakasuga pa rin sila, pero at least hindi naman talaga totally na mag-worry ka na pag naiwanan mo, naku, baka may iba na makakuha. Tapos, doon pa rin sa area, may silungan sila. Yun, so, may bakod na, tapos meron din silang masisilungan. Yes. So, yung paggagawa ng silungan naman is nasa atin naman yung kung ano yung mga indigenous na materials na pwede natin gamitin, pwede po yung gamitin. Yes. Nambawa, kung medyo nakaka-LL o nakakaluwag-luwag tayo, ang iba, yung ginagawa, yung mga scrap na galing basura, ginagawa nilang, syempre, malalakas ang baka, hindi katulad naman ng mga kambing niya, kahit kawayan lang, pwede. Pero pag baka, at least, dapat matibay. Uh-oh. So, kung may bakal, tapos lalagyan mo yun sa parang kulungan ng mga inahing baboy. Partition. Mga partition. Yan. So, yan. Tapos, para din sa may mga kabayo, parang ganun. So, itatali mo, di ba, usually, ang baka itinatali sa may ilong. Yes, nilalagyan ng tali sa ilong. So, lalagyan ng tali, lalagyan mo doon. And then, yung pakainan niya na andoon sa may harapan at saka yung kanyang painuman. Ganun ang ginagawa. And then yung tama, yung sabi mo nga, kumbaga, pagdating ng umaga, para ano, kung marami ka na madamo sa paligid, isusuga mo siya. Tapos yung iba naman, pag medyo alam nilang, although na ang baka ay nakaka tagal na mga ilang oras sa init, ay pwede yan. Anytime, pwede mo yung pakawalan dyan. Pero yung iba, yung mga hybrid na kasi ngayon eh. Marami mga hybrid na baka na nag-aalaga. Yun ang ginagawa naman nila. Doon sa kanilang mga fence, doon nila sa tanghali, o before magtanghali,
ay sinusugan na nila doon sa may kulungan. Yun, no. Kaya nga mahalaga din na, syempre doon sa pag-aalaga natin, ano, pipili din tayo ng breed na kumbaga medyo matibay yung tolerance sa init. Yun. So, yung karaniwan niya, di ba, inaalagaan dito merong Brahman, tapos meron din Indo Brasil. Tapos meron din parang Nelore ba 'yon? Oo, parang medyo may Holstein. Pero usually may mga ang gusto nila yung mga Brahmans. Oo, yun yung mga Brahmans na puti na may umbok sa likod. Yun. Kaya kadalasan din nakikita natin sa mga tabing daan, di ba, mga puti din. Oo, mga puti. Pero makikita mo na iba ang hindi likod ang malaki sa kanya. Hulaan mo kung ano. Likuran. Makikita mo yung buto, di ba? Madaming ano, nakaumbok yung buto. Kasi like, parang ito, ito nasa picture, parang may ano, may white siya, tas pero medyo may touch din ng parang grayish. Kapag ang mga crossbreed na yan. Kaya yun napansin ko, makikita nyo yan sa mga expressway. Di ba? Ang dami puti, pero sabi mo, ang lalaki, pero makikita mo yung buto. Buto doon sa likod. So, ibig sabihin, pag ginagala lang sila o nakasuga lang gano'n, nagkukulang sila sa nutrition. Mm-hmm. Hindi sumasapat yung pangangailangan. So, yan po ang isa sa mga dapat nating maging diskarte. Yung pagpapakain o pagbibigay ng nutrition sa ating mga baka, syempre, hindi naman basta sa tubig lang yan tataba. Syempre, kailangan din natin bigyan ng magandang quality na damo. Yes. Diba? So, hindi lang po damo, yung ibang diskarte dyan, nagbibigay sila ng concentrate, cattle concentrate. Sa ngayon naman po, marami na talaga tayong mabibili ng cattle concentrate sa ating mga poultry supply. Ano na yan eh, actually, hindi ko nababanggitin yung brand. Meron na po mga Pinoy or mga manufacturer dito sa Pilipinas na iyan po ang kanilang kinikater, cattle feeds. Kaya hindi na po problema kung hindi man, kung nasa probinsya kayo, ang ginagawa ng iba, o yung sinasuggest po natin, kung merong hog grower, hog finisher, pwede po natin gawin niya maging concentrate, as concentrate. So yun, sa pagpapakain, di ba, may, yun nga, dalawang klase, no? Merong, ano, feed concentrate tsaka yung mga roughages. Yes, so, ito nga yung usual nakikita natin. May mga dayami nagbibigay, mga klase ng damo, mga napier. Yes. Tapos, may iba din na ipil-ipil, pinapakain nila. Oh, yes. Acacia, pwede rin natin ipakain yan. Yung mismong bunga ng acacia, yung malalaki. Ayun, pwede natin ipakain yun. Yung sabi mo, matigas, hindi kayang-kaya ng ngipin ng baka yan. Matibay. Yes, matibay. Diba? At lalo na ngayon, kung tagpanahon ng pinya, syempre, dito sa may parting Cavite, sa Tagaytay, yan, madami. No. Kaya mapapansin mo dyan, di ba, pag sa makikita mo yung kalawakan, ang daming baka. Di ba, makikita mo, bakit? Kasi panahon ng mga halaman o mga gulay na itinatinim dyan, o prutas, is pinya. So, napakalaking halaga nung yung pinagbalatan ng pinya. Yun, masarap ipakain yun sa mga alagang baka. Actually, yung isang user po natin ng technology, ang ginagawa niya sa may party dito sa may Cavite, syempre yung mga nagtitinda ng mga pinya dati, nahihingi lang. Pero alam ko isang sako, 50 pesos. Eh kasi ino na lang yun, ang dami naman sa isang sako. Punuin mo yan sa, parang hindi ka nalugi sa 50 pesos. Yun ang ginagawa niya. Yun ang pinapakain niya lang. Tapos yung ating technology, yung technology na ginagamit niya, nilalagay niya lang sa tubig. Nilalagyan niya ng mga dalawang kutsara, dinadamihan niya ng tubig, mga isang balde, 16 liters, dalawang kutsara lang yung nilalagay niya. Tapos nilalagyan niya ng isang cup na molasses. So hinahalo niya yun, pag tuwing magpapainom siya, yun ang pinapainom niya. And then yung kanyang pakain is yung ano lang, pinya. Yung pinagbalatan ng pinya. So, walang kasamang concentrate? Wala. Dati lang naman, yun lang ang pakain niya. So, nakukulangan siya sa pagpapalaki. So, parang kulang pa. Nag-inquire siya dito at nalaman yung technology. Sinabi natin, ito yung ilagay mo sa tubig or pwede mo ubudbo dun sa pinapakain mo. Ayun, ang laki ng improvement. Mas malaki yung timbang o mas mabilis yung paglaki ng kanyang mga baka. So, iyan po, pwede natin yan, isa sa mga pwede nating diskarte sa pagpapakain. So, kung i-combine natin yung feed concentrate dun sa mga roughages, ano bang mas lamang? Mas lamang yung feed concentrate kumpara dun sa roughages? Ay, hindi. Kumbaga, ang ano dyan, ang computation dyan is 3% ng body weight o body mass ng ating mga baka. Halimbawa, let's say 100 kilo siya. Kuhanin mo yung 3% nun.
So, okay, magiging 3 kilos. Mm-hmm. Yung 3 kilos na yun ang magiging concentrate mo. Mm-hmm. Ang technique ng mga iba dyan, yung 3 kilos na concentrate sa umaga pinapakain. Okay. O yun. Tapos, and then sa tanghali hanggang sa hapunan, ang mga damo na, yun okay, ang pinapakain. Kasi mas maganda ipakain ng concentrate sa umaga. Mm-hmm. Ah, okay. Kaya lalo na yung sinasabi mong combination na nasa kulungan muna siya tuwing umaga, di ba? So, yun muna ipapakain mo. And then, pwede mo siyang suga or pwede mo siyang cut and carry ng mga damo sa tanghali o sa hapon. Yun ang ibibigay mo naman. Yes. Pwede yun. Diba? Isa pa din sa mga diskarte na nakita natin dun sa mga nag-aalaga ng baka, kasi hindi naman kasi laging panahon merong mga damo, di ba? Yes. Hindi laging available yung mga damo sa paligid natin. Siyempre, nagkakaroon din ng tagtuyo. Mm-hmm. Kapag ka, merong madaming mga damo, doon sila kumukuha ng mga damo, kinakampay na nila, or nagkakaroon sila ng silage na ginagawa. Oh, yeah, para, no, yun yung, para yun yung gagawin nila. Kapag ka nagkaubos na ng damo, yun yung parang pang-alternate nila doon sa sariwang damo. Nagsasilage sila. Pwede yan. Kumbaga yung ibig sabihin ni Miss Cheryl, yung silage, pwede tayo doon sa mais na silage. Yes. Halimbawa, ang discarte nga dyan ng iba, yung malalawak yung lupain. So, syempre, pinatutubo nila lang yung mais. Yes. So, basta itatanim nila after a day or 7. Basta nagkaroon ng moisture yung kanilang tanim na 70% at least, kukuhanin nila yan lahat and then iaano nila yan. Isa silage yes na. Kumbaga, ikakat lang nilang 1 to 2 inches. Mm-mm. And then, ipapak na lang. Ganun lang naman kadali yan. Ikakat mo lang yan. Ilalagay mo sa isang plastic or bag. Basta, wala siyang hangin. Yes. So, well, makakatagal po yan hanggang 3 buwan, hanggang 6 na buwan, depende sa storage nyo. And then, ang maganda po dyan, once na yung silage ay nabuksan, hanggang hapon, ipapakain mo, ipapaubos mo na yan kasi hindi na yan pwede kinabukasan. Mm-hmm. So, mapapanis na yan o iba na yung magiging sustansya na once na hindi naubos. Mm-hmm. Tsaka isa pang tip para baga, mas mapabilis yung kanilang pagpapalaki or pagpapataba dun sa mga patabaing baka is yung pagbibili tayo. Usually kasi nakakabili na rin tayo ng mga at least 7 months. Yes. Kasi parang yun yung growing phase nila eh. Between 7 months papunta ang hanggang 2 years. Mm-hmm. Pero yung iba, actually, sinasuggest din ng mga ibang nag-aalaga na pag bumili tayo ng baka is yung medyo may nasa hustong gulang na, kumbaga, at least mga 2 years old. Kasi parang mas mabilis na silang mapapataba nun eh kapag nandun. Kasi although titignan mo sa build ng baka, malalaki sila, pero kung wala pa sila doon sa hustong edad, tsaka doon sa weight, kumbaga matatagalan ka bago mapataba. Mm-mm, oo, oo. So, yung fattening phase kasi nila, at least nasa 2 years old. Yes. So, yun, 2 years old hanggang 2.5. Ayun. Mm-hmm. Pag tumitimbang na sila ng at least mga 200 to 300 kilos. Ayun. Mas madaling i-maintain yes, o i-manage. Ayan. So, i-summarize lang natin para matandaan nila. Ang unang discarte dyan, ang pagsusuga o pwede tayong magsuga. Mm-hmm. Pwede yung combination ng meron silang kulungan and then isusuga mo ulit. Mm-hmm. And then yung diskarte sa pagpapakain. Mm-hmm. Maraming diskarte tayo sa pagpapakain. Katulad ng pagpapakain ng mga yung pinya. Yeah. Diba? Yan. Concentrate. Yan. Sa ibang bansa nga eh, lahat ng mga nag-aalaga doon, hindi lang damo, nagbibigay talaga ng concentrate. Mm-hmm. Kaya dito sa Pilipinas, yan na po. Ano na po yan? Yan yung na po yung ginagawa, meal, mga copra meal. Oo, yes. Ibig sabihin, pwede din tayo magawa ng sarili nating concentrate. Ayun. Oo, mamaya, i-ano ko muna na yan. Tapos, yung sinabi mo nga is, kaya tamang diskarte sa pagpili ng papatabaing baka. Ayun. So, at least, maganda yung edad, maganda yung timbang, at alam ko dito sa may parting Padre Garcia, may mga auction dyan eh, di ba? At saka isang tips din, kapag kapipili daw po kayo ng baka na bibilhin nyo, dapat yung tenga ng baka is medyo nakatayo. Ayun. Oo. At saka titingnan nyo yung ilong, dapat moist siya, hindi siya dry. Pero walang sipon ha? Yeah. Ano lang siya? Yung moist, masama-masa lang. Hindi siya dry, dahil kapag ka-dry daw po yung ilong ng baka, sakitin daw yun. At bago nyo po bayaran, at least 2 days, na obserbahan nyo yung baka bago kayo bumili or bago nyo bayaran yung baka doon sa bibili nyo. Mm-hmm. Kasi doon, tingnan nyo rin yung built-in ng katawan. Dapat hindi siya laging nakahiga or hindi siya laging yung
laging natutong baka. Oo. So, dapat check nyo po yan kapag kayo ay bumili ng baka. At saka active. Mm-hmm. Yes. Kasi yung baka, di ba, parang pag pumunta ka, magre-react ka agad. Yes, yung, diba, yung mailap. Kumbaga, mm-hmm. kumbaga, iba yung ilap na kaysa yung parang nakatingin lang sa iyo. Oo, nakipagtitigan sa iyo. Kasi mararamdaman mo naman ko ang isang hayop ay may sakit o wala eh, 'di ba? Mm-hmm. Makikita mo naman 'yan eh. So, iyon isa sa mga pwede nating maging diskarte para mas madali yung ating pag papataba ng ating mga alagang o aalagaang baka. Mm-hmm. Kasi iba nga kasi 'di ba iba malalayo sa kanila yung mga mm-hmm. bentahan ng mga baka. Yung iba sa online lang tumitingin sa mga Facebook groups. Oh, oh. Mas maganda although yung iba mga nagpo-post ng pictures pero syempre minsan hindi mo masasabi kung yung ba talaga yung laki noon sa picture lang. Oh, mas maganda yung iba may mga nagla-live o kaya naman yung video titingnan mo para medyo maikutan yung kabuo ang katawan ng baka. O kumbaga personal kayong tignan yung hayop na inyong aalagaan. Mas maganda po 'yan. Or kung wala naman talaga kayong ano at gustong-gusto nyo, ay di maghanap kayo talaga nung legit na supplier na mapagkukunan. Hindi yung kausap mo lang sa cellphones. Yun. At saka, ang nabanggit natin dyan, yung mga, dagdagan pa natin yung mga diskarte sa pagpapakain. Ano, yung bukod po dun sa pagbibigay natin ng mga balat ng mga pinya, mm-hmm. maglalagay tayo ng concentrate grower or talaga yung cattle concentrate kung medyo may budget kayo, mm-hmm. marami naman tayo mm-hmm. mabibili dyan. Or pwede po tayong bumili ng grower feeds or finisher, pwede nating as concentrate. O kaya naman po, nasa province kayo at merong medyo malapit-lapit sa inyong taniman ng palay at may darak, pwede po nating ipakain yung darak. Actually, yung ibang ginagawa dyan, naglalagay lang sila yung kanilang painuman ng baka. Nilalagyan nilang isang sandok o 1 kilo na darak. Hahaluin nila yon tapos yun ang ipapainom, pwede po nating gawin diskarte yan dahil makikita mo daw talagang lalaki yung baka. Yun. Siyempre, lalagyan pa rin natin ng damo yan. Yung iba, yung tip na binigyan nila, kapag hindi daw kumakain yung baka, molasses ang binibigyan. Kasi, molasses at lalagyan mo siya ng asin. Yun. Yan ang importante kasi mga minerals po yan na kailangan ng baka at pampagana pa rin doon sa pagkain ng mga alagang baka. Mm-hmm. At kung naman marami tayong mga putas-putas na hindi naman nakakain, pwede po yan natin ipakain yung mangga. Nakain po ng baka yan. Mm-hmm. Ibigay mo lang hanggang doon sa buto, hanggang sa balat, kinakain nila. Mm-hmm. Yan, pwede yan. Pwede na as merienda, pwede yan sa kanila. Okay. Mm-hmm. Actually, Miss Anna, eto kwento lang din sa atin, no? Mm-hmm. Baka din yung alaga niya. Pero dahil nagkulang, dahil sanay sila sa pagpapakain lang ng mga damo-damo, ay nagkataong tag-init, wala silang maipakain. Mm-hmm. Ngayon, trinay daw nila yung 1:5 doon sa baka na ipakain. Mm-hmm. Then, kinain naman siya. Tapos, ang napansin nila, medyo nagkaroon ng laman yung baka. Pwede ba yung 1:5? Yes, pwede po yan. Actually, nung mga nakakaraan lang bago pa lang yung 1:5, na-try na po natin yan sa pagbibigay doon sa mga alagang baka. Mm-hmm. So, kung ano yung procedure natin doon sa mga baboy, ganun din naman. Or pwede naman na 1:5, may darak ka dyan, may kopra ka dyan, pwede naman yun ang ilagay mo lang, tapos lagyan mo ng tubig, at ibabad mo, pwede naman yan, at yun ang ipapakain natin. Bukod doon sa mga damo. Yes. Pwede mong as gawing concentrate. Nasa inyo na po yun kung magdagdag kayo ng copra, darak, mais, soya, pwede po natin ilagay doon sa 1:5. Yan. So, pwede pala siya ipakain. Yes, pwede natin ipakain sa baka. As concentrate, pwede po natin yan. Bukod po doon sa sinasabi natin, pwedeng combination naman yung meron tayong trigo, meron tayong darak, may mais, and then ibababad lang ng mga 6 na oras, and then yun ulit ang ipapainom mo sa mga baka. Pwede po yan. Kumbaga, actually, kung anong meron tayo na available na raw mats, na katulad ng mga cereals na sinasabi natin, mais, dara, copra, trigo, mga kung grains. Anong mga grains, mga wheat, pwede po yan. Nasa inyo na po yan. Pwede nyo yung i-combine. Mas maganda po para mas makuha o ma-utilize ng hayop yung bibigay natin, dagdagan po natin ng technology. Kumbaga, pwede sa isang timba, lagyan nyo lang 2 kutsara, kung ano mang mixture yung pwede na yun, and then pwede naman kayo maglagay ng asin, molasses, yan yung pwede nating diskarte sa pagpapakain, or
concentrate or painom sa ating mga alagang baka. Mm-hmm. Ayan. So, karagdagan lang din, no, sa sistema ng pagpapakain, kailangan lang din maging consistent tayo. Yun, hindi porket, available nga yung mga raw mats, pero kumbaga, nag-i-skip naman tayo. Kung kumbaga, consistent kung twice a day ka magpakain, kung ano oras ka magpakain sa umaga at saka sa hapon, kailangan i-maintain yun tuloy-tuloy. At saka, syempre, yung tubig nila, hindi dapat mawala. Yes, maubusan. Oo. Alam mo ba, ang baka medyo maselan yan. Pag nainuman niya na at na may naamoy, ayaw niya nang inumin, kailangan laging bago. Yan naman yun. Yun. Kasi yung iba, nagpapaano, pag naubos yan, at yun ulit ang binigay mo, hindi na nila iinumin yun. Depende na lang sa mga alaga natin baka. May mga, maaarting baka. May mga maselan. Maselan, kumbaga. So, kaya yung iba, kung nagbababad sila, pag napainom na yung isa, ibababad na nila para pagdating naman ng hapon, yun na ulit yung nakababa na ibibigay nila. Kasi yung iba, ang diskarte para mas madali talagang lumaki yung baka, twice a day sila nagbibigay ng painumay na may concentrate na nilalagay. Pero yung iba naman, nasanay din naman doon sa mismong concentrate ang binibigay. Kumbaga, dry feeding naman. Sa umaga nila nilalagay. And then, plain water. At tapos sa tanghali, sa hapon, puro damo ang binibigay. Okay. Pwede po natin diskarte. Maliban na lang po kung may sarili kayong diskarte or pwede kayong mag-add. Kumbaga, puro damo lang kinakain. So, pagdating ng umaga, maglagay po tayo ng concentrate. Kung hindi po sanay ang baka na kumain ng ganung dry concentrate, ilagay nyo po sa tubig. Konti-konti, maglagay kayo. Oy, nakikitang kumakain. Magdagdag ulit kayo tapos kontian nyo ng tubig. Tapos pag medyo hinahanap-hanap na, doon po kayo talaga maglagay ng yung standard na mixture nyo at yun yung inyong ibibigay. Tapos magbigay na kayo kung anong damo ang inyong ibibigay. So, makikita nyo yung yung difference na puro damo at saka na may concentrate. So, yun yung kagandahan na naka-confine din sila kasi nga, yes, kung mag-monitor natin yung dami nung kinakain nila. Unlike dun sa, although hindi naman natin inaalis na yung pagsusuga kasi yun naman yung nakasanayan talaga. Pero syempre, hindi natin masasabi kapag sinuga natin sila, nakakain ba sila ng maayos? Yes. O baka dun sa lugar na pinuntahan nila, wala na halos damo, hindi na sila makakain. So, kulang yung kinakain. So, magtataka tayo, bakit tagal naman tumaba nung baka? Saka ang tamang diskarte din dyan, kung gusto mo talaga meron ka na, may isang area ka na, magtanim ka na kaagad ng damo habang wala pa yung bibili ka or nagbabala ka, huwag ka munang bumili, magtanim ka muna ng damo. Pag naitanim na yun at malalaki na, saka ka bumili o saka ka ulit magparami para hindi masacrifice yung pagpapataba ng ating mga alagang baka. Ayan. Speaking to sa nabanggit ni Miss Rachel, di ba, sinusuga nga lang natin. Tapos minsan hindi nga natin alam kung ano yung mga klase ng damo na kinakain ng ating mga baka. Actually, dati nagkaroon ako ng paalaga na baka eh. Ngayon, ang nangyari, dahil nga, damo lang talaga, as in walang concentrate, puro damo lang yung pinapakain namin, kung saan-saan lang namin siya pinapasuga. Ang nangyari, nakakain siya nung damo na may spray. Yun. Hindi alam nung kapatid ko na bagay spray pala yung area na yon. Ngayon, ang nangyari, yung baka, ayaw nang kumain. So, tamlay na siya, ayaw niya nang kumain talaga. So, syempre, namamayat na siya. Kaya, binenta na lang namin kahit medyo palog eh. Yun nga. Yun pala, ang isa pa rin nating tandaan, ang baka po kasi, pag yan imatatag na, hindi talaga nagkakasakit yan. Pero once na nagkasakit, nako, 50-50 kung maisasalba natin yan. Kaya, ang ating sinasuggest o nirecommend at yung mga user ng technology, kahit damo lang at may concentrate sila, hindi po nila pinapawalan ng technology sa kanilang concentrate or sa tubig. Kasi, mas matatag po at mas healthy. Hindi nagkakasakit yung ating mga alagang baka. Sa mga diskarte natin yan. At meron po tayong good news from Sir John Ray Salonga. Sabi niya, a blessed morning. Simula nang binigyan ko ng Atobi mga layer ko, bumaba ng 45% productivity nila before 60 to 70%. Then after 2 weeks daw po of adjusting their productivity, ay tumaas na po siya ng 70 to 80%. Wow, good news yan. Yun, so thank you kay Sir. At least hindi niya itinigil kasi kahit nung na-observe niya na una na, bakit kaya bumaba?
Eh, kung tinigil niya, baka mas lalo pang bumaba yung production, di ba? Yes, oo. Ang ano po naman kasi dyan, kung bakit sa simula po ng pagbibigay natin ng technology dun sa ating mga alagang hayop, napapansin natin, lalo na yung mga layers, medyo nagja-drop off muna yung kanilang pangingitlog. Mm-hmm. Dahil nag-a-adjust pa po yung katawan po ng ating hayop. Mm-hmm. Kala natin, pag gumamit agad tayo, may mga pagkakataon na andali mag-react. Depende po kasi sa condition ng alaga nating hayop. Kung malaki yung hamuli niya. Flashy. And then, nag-refigurate po yung mga cells nila. Mm-hmm. And then, once na naging efficient yan at na-regenerate na yung mga cells, ayan, tuloy-tuloy na yung magandang production ng ating mga alaga. Lalo na dito sa paitluging manok. Mm-hmm. Siyempre, nakasalalay din yan doon sa ipapakain natin. Yes, oo. Kumbaga si Sir, actually, nabigyan na rin natin ng tip yan. Uh-huh. Lagi yan nag-i-inform. Ang kagandahan din dyan, doon siya magumagamit, patuloy na nagtatanong, uh-huh. kumbaga nag-a-update para kasi mabigyan natin ng tamang suggestion. So, yes. Siya update ng update. Ma'am, ganto, ganan. So, hayaan mo lang, ganto lang. Kumbaga nakinig siya, madaling salita, nakinig sa mga suggestion. Ayan po. So, sa pakikinig, maganda yung naging resulta. Hindi siya yung sa unang drop off pa lang, ay tumigil. Na, panghinaan na kaagad ng loob. Pag mga ganun kasi, dependent po yan sa inyo. Kami naman po ay hindi namimilit kung itutuloy nyo o hindi. Pero yung sa amin, ang sinasuggest namin, ituloy nyo lang kasi depende yan doon sa condition ng mga alaga natin. And then, after yan, ma-condition na, ayun, maganda naman yung magiging resulta. Mm-hmm. So, pwede pa rin naman po, kahit after airing at mag-message lang po kayo. So, marereplyan naman po kayo regarding sa tanong ninyo. Mm-hmm. Ayan. Pwede din po kayo mag-message po sa ating mga contact number kung may mga katanungan po kayo. Mm-hmm. 0917-502-1007, 0917-540-8887, at 0939-917-2858. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, A2V Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o yung LATO. So, ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So, lahat po ay welcome dito. Especially yung mga nag-aalaga na po ng mga patabaing baka at gusto ninyo ibenta yung inyong produso, i-post nyo lang po dito at malay nyo makahanap po kayo ng mga members na naghahanap din ng mabibilhan na pagsisimula nila. So, magkakatulungan po tayo dito. At syempre, kung may mga questions din po kayo, pwede rin nyo pong i-post dito ang inyong mga tanong at may sasagot din po sa inyo. At huwag nyo pong kalimutan na i-visit din ang aming website www.atovinanotechnology.com. So kung may mga katanungan po kayo tungkol sa technology at iba pa naming products, so may mga information po kayong mababasa doon. At syempre, open pa rin po ang aming forum section, so makakapag post din po kayo ng mga tanong ninyo at may mga sasagutin po sa inyo dyan. Ayan. Mm-hmm. Siyempre, huwag niyong kalimutan i-visit yung aming YouTube channel na Team A2V. So, lahat ng mga pwede niyong i-search dyan sa baka, sa manok, sa kung ano man. I-visit nyo lang po yan. May mga discussion po kami nakaraan sa Farmers Talk. At ito po sa UAP, yan po. Pwede po kayo mag-comment at may magsasagot po sa inyo dyan. Mm-hmm. At huwag nyo din kalimutan i-follow or i-subscribe po pala yung ating YouTube channel na Team A2B at yung aming TikTok account. Mm-hmm. Nako, i-follow lang nyo po kami dyan. Nako, makikita nyo na. Makikita nyo na yung mga ibang videos na ina-upload namin dyan. Kumbaga, hindi kayo magsasawa kahit kuhanin nyo o ipanoorin yung mga previews na mga videos na ina-upload po dyan. May mga aral o makikita nyo na sa paghahayupan, ay, pwede pala yun. Kahit mga short videos lang siya, pero may mga ideas kayo makukuha kung paano yung mga diskarte sa pag-aalaga, ano yung ginagawa nila para kumbaga ma-attain yung mga, syempre, yung mga sa mga nag-business. Yes. So, yes. Magandang kita, di ba? Andun yung mga diskarte. So, kahit may iksiman siya, pero at least makukuha na ninyo yung mga tips na kailangan ninyo. Sana po ay may natutunan tayo sa aming topic ngayong umaga. Yan. So, salamat po muli sa lahat ng sumubaybay ngayon sa UAP or dito sa Usapang Agrikultura, Paghahayupan at Pangisdaan. So, magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado. And always remember, Team A2V will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Bye-bye.